And the knight following the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. And when it was day, a certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. And they were more than 40 which had made this conspiracy. And they came. Sige, sabay-sabay pa tayo. And they came to the chief priests and elders and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul. Hindi, no? So let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo again na pag-aaralan namin. Naisalamat po sa presence ng bawat isa. May pinagtitiwala sa inyo na kayo po ay mabuti. At bawat panahon, Panginoon, na aming gugugulin sa pag-aaral yung salita, pag-sambahan, Panginoon, panalangin, awitan, Lord, para sa inyo, Panginoon, kayo po ay pagpapalain nyo. Marami kayong matututunan at yung apply din po ito, Lord, sa aming buhay. Salamat po may oras kami ganito at is 3 times a week. So we pray na kayo po malugod sa aming gagawin. Paunahan niyo po yung lingkod, Panginoon. Yung banal na spirito. Patawad din po sa aming mga pagkukulang sa inyo. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mako po na po. Ayan. So, wala, no? So, ayan, oh. Sige. Next time, pwede nyo agahan para makagamit tayo lahat na si Ab. Namimiss niya yung si Ab, eh. Pagandahin pa nga natin yan, eh. Yung taas naman. So, ayan, so, sinong bida ilan sa Acts, mga bata? Sino yung recently sinusundan natin? Si Paul. Sino yung kalaban? Mga Hudyo. Eh, yung mga Romans. Ano sila? Kalaban din. Minsan, bida. Di ba? Utusan. Sila yung ginagamit kasi sila yung nasa rule. May mga rule sila dyan. So, parang sila yung mga politiko sa panahon natin ngayon. So, may kapangyarihan sila. Pero, pinapaandal sila kung sinong sabihin natin makulit. Yung mga Hudyo kasi makulit, eh. So, minsan, sinusunod nila yung tama. And minsan, yung mali. Ibig sabihin, pwede mong i-picture yung mga Romans dito na hindi nila alam. Parang sanlibutan. Parang mga unsafe pa. Na minsan gagawin yung tama. Minsan mali. Hindi nila gagawin nila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa nagbabangga ang forces ng mabuti at masama. Okay? So, parang ganyan kayo minsan, di ba? So, paano kayo papanig doon sa panig ni Paul? Hindi kayo parang Romans na hindi nyo alam gagawin nyo. So, alamin nyo kung anong dahilan bakit ganun si Paul, di ba? Sa kasi, sumusunod siya sa Diyos. Meron siyang ibang, sabi ng ibang kataga is, beat, di ba? Meron siyang beat na sinusunod, hindi kung kani-kanino. Sa Diyos pala. Kunwari, dito. Bakit kaya si Rachel maaga lagi sa church, but yung iba hindi? Sino kaya sinusunod niya? Ganyan, di ba? Bakit ito kasi bata pa to, pero pag mga ito, katulad ni DM ngayon. Pwede yung atin daw dapat si James, eh. Ewan ko, mga atin. Usap kami. Pero yung mga ganyang kalaki na, hindi na yan basta-basta. Hindi na yan nadadala. Pag pumunta yan sa church, talagang sinadyaan niya yun. Amen? Si Joshua, dala-dala pa yan ang ano niya. Sa ito mga to. Pero yan, sina Jana, sina Jamie, pag laki-laki niyan. Eh, ba't mga mapunta dyan? Tatanong ng ganun yan. Medyo karoon ng kaibigan yan. Thursday, may lakad tayo. Iisip na yan. So, ganun din kayo, mga bata pa, di ba? Jasin. So, sino ba yung sinusunod mo? Yung bit ba ng Diyos o sino? Amen? Kaya si Paul, pag tinignan mo si Paul dito sa kwento na to, parang siya salubong siya sa ano, eh. Alam niyo ba yung ano daw, yung current sa river? Sinong taga... May pagsapa. Hindi, sapa lang yan. Maliit yan, eh. Nakita niyo ba yung kabilang ilog doon sa kabila? Nakita niyo na ba yan? Kayo?
Di ba? Malang ilog doon, di ba? Nakita niyo na ba? Imagine mo pag bumaha. O yan, pag bumaha, umulan, di ba? Lakas ng current niyan. Sasalubungin mo ba yon? Mahirap, di ba? So si Paul parang ganun eh. Ang dami niyang kalaban. Ako minsan parang marami kong kalaban dito pag maingay kayo. Ang ganun eh. Okay, buti ngayon, mabait na kayo, no? Wala na yung makulit. So yan, so last week actually natapos natin, nag-umpisa tayo dito sa chapter. Kasi Paul, nakita niya, yeah, dehado ako dito ah. Parang kasi mag-isa siya eh. Ano yung nangyari last week? Makinig na, makinig para matutunan niyo rin to. Sino yung bida? Jaja? Si? Si Paul, si Pablo. Lahat kalaban siya. Gugulpihin siya. Nagulpi ka na ba? Diba? Mabait kasi kayo eh. Pero, pag ikaw lingkod ka ng Diyos, tapos yung nakapaligid sa'yo, galit ka kahit sa baybay sapa, for example. Ngayon, may nagmumura dyan. Sabihan mo, subukan mo, huy, huwag nga yung mura! Bastos ng bibig nyo, guys. Anong nangyayari sa'yo? Ha? Agagalitang ka nun. Huwag nga maglasing dyan. Ang baho na naman dito. Halip na, ala nyo, mga dadami yung pera, pang inom, parang gano'n, no? Naku, magagalit sa'yo yun. Pero totoo yung sinasabi mo, di ba? Naaawa ka lang sa kanila. Kumita ng konti, iaalak pa. Alit na makapagpahinga sa bahay, ma-enjoy mo yung mga anak mo. Iinom ka pa. Makakagalitan mo yung ano mo. Okay, mga kaibigan nyo, di ba? Di may church tayo Sunday, di ba? Nakabihis ka na. Makita mo yung isa, oh, di ba? Church time ngayon, nag-EML ka pa. Agalitan ka nun. Yeah, si Bud, naranasan niya na nga, medyo eh. Ako, naranasan ko yun. So, yeah, tuloy lang si Paul. Amen? Ganun din tayo. Actually, ang makaka-appreciate kay Paul, yung mga katulad din niya na kahit pa paano, kayo, kayo, pag pinaglalaban niya yung dapat niya paglaban sa Panginoon, di ba? May Mark? Laban mo yan. Doon ka ma-appreciate mo yung mga lingkod ng Diyos at ang Diyos mismo. Kasi ano ba ang trabaho ng Diyos, di ba? Gusto niya nga actually maligtas lahat eh. Sinong kalaban ng Diyos? Dami din. Di ba? Yun ang tayo, gusto natin maligtas lahat eh. Ba't di naliligtas lahat? Yan, Diyos na nga may gusto nun. Kasi inaallow din niya yun. Kasi nga, dapat by faith. Tapos siyempre, matutunan din natin yung tamang aral. Makilala din natin sarili natin. Nga, kung ano tayo, tapos ang Diyos. So, kalaban ng Diyos yan, pero maganda ito, pagkasama mo ang Diyos, matatalo ka ba? Hindi. Anyway, tuloy tayo kay Paul, no? So, nakita niya, pero hindi naman tayo iniwanan ng gusto ng Diyos, eh. Yun ang maganda dito, last time, na ano ko sa inyo. May talino ka ba? For example, yun nga, mapapatay ka. Eh, alam mo yung salita ng Diyos. Pag ikaw yung naglingkod sa Diyos, sabihin mong 1,000 ang maliligtas dahil sa paglilingkod mo. Okay? So, alam mo yung positive yun, di ba? So, ikaw ba susugod ka ba sa isang suguran na mapapatay ka agad isang araw lang? Or, maging matalino ka, kung talagang ayaw nilang makinig ngayon, yun ang trabaho natin, makinig sila para maligtas sila. Eh, kung nakita mo na, hindi makikinig, medyo na insight sila, naging mob nga, parang dito. Ano nyo ba yung mob? Parang, ano na yun? Arr! Laban! Hindi na nag-iisip yan. Nakakita na ba yung ganun tao? Jacin, nakakita ng ganun tao? Hindi na nag-iisip? Hindi pa? Meron yan. Pag nalasing, nag-iisip ba yan? Medyo, pero parang hindi na, di ba? Ibig sabihin, humihiwalay yung ano niya, yung katinuan niya. Di ba? Minsan, sasaktan ka pa. Di ba? Nakakita na ba yung ganun? Bata pa lang, anak, sasaktan? Nasaan katinuan mo dun? Bata yan eh. Itong mga ito, nasasaktan ko rin, pero sapit lang. Kontulado yun. Palo, pag may ginawa silang mali, di ba? Pero hindi ko tatadya ka yun, dahil mainit yung ulo ko. Tabi nga! Tulad dito. Di ba? So, pero yung mga yan, lasing, nawala ng katinoan minsan. Amen?
So, ganun yung mga taong wala sa Panginoon. Nilalabanan nila yung mga katulong sa'yo, lalabanan mo ba? Lalabanan mo ba? Kung natin, may papakain sa'yo, ito, kakain na tayo, di ba, paglinggo. Tatapon mo ba yung pagkain or something? Hindi, para sa'yo na nga yun eh. Isoserve na lang. Iba sa atin, nagmamadali pa. Minsan, naawa ako sa mga, why? Kasi kailangan lang na matutunan yan eh. Yung patience, di ba? Diyan na, kita niya naman, matulong yan, di ba? Kaya minsan, naasal sa inyo kasi, eh, dito kanin! Darating naman tayo dyan, di ba? Kailangan magmadali. Ano ba yung bulati sa tiyan mo? Wala na ba? Pero minsan, kahit ganun din sa church, lagi sinasabi, ito, mga bata kasi, pero, makinig! Ano yun, ina-encourage ko yung kumanta. Diba? Kasi party lahat yan ng worship. Pag ikaw nakikinig ka nga, tapos nagkakantahan yung iba, ayaw mo kumanta, anong problema? May problema dun, ayaw mo mag-participate, medyo, ito yung kalungkutan mo, hindi mo malabanan. Ito yung kasiyahan mo dapat sa Panginoon. Kulang. Diba? So, mga simple pa lang ano yan eh. Itong ginagawa ni Paul dito, talagang ano na eh. Talagang sukdula na. Kakaiba to, dito nangyayari everyday sa mga likod ng Diyos, kahit sa akin. Diba? Sabagi, salamat sa Diyos. Ngayon, hindi na ganyan-ganyan. Pero kahit sa mga forum, ang ano na lang nila ngayon, i-ignore ka na lang. Ganyan, block. Ganun na lang eh. Kaya yan, even sa minsan dito, I'm sure may nagasabi sa inyo, eh, huwag kayong matin dyan. Meron dati, hindi mga bata dito. Ang saya nun, umaatin eh. Sinabihan ng kung sino. Nakakalungkot, pero ganun din kayo, mga bata pala. Darating sa inyo yun. Sasabihan kayo ng kahit sino, minsan magulang nyo pa. Ah, huwag na kayong matin dyan. Ano ba nautunan mo dyan? Ikaw, marami ka nautunan. Kaso, hindi mo alam kung ano objection nila. Nasabihin sa'yo, huwag ka nang matin dyan. Diba? Anong gagawin nyo? Ito yung direksyon, papunta sa kalooban ng Diyos. Ano rin, sa church, magbasa ng Bible. Eh, may humahad lang sa'yo. Anong gagawin mo? Alam mo, doon ka pinapunta ng Diyos eh. Diretso lang, amen? Kung may talagang harang, di akyatan mo, di ba? Sabi nga nila. Ganun lang yun eh. Kung hindi ka ngayon, di pahinga ka muna. O kaya, lumiko ka, tapos bumalik ka doon. So, ganun lang eh. Si Paul, ito yung nakita niya. May pagkakataon siya, kasi matalino nga si Paul. Alam niya yung batas, alam niya yung mga sekta, alam niya yung sekta. Ito yung pinaniniwalaan niya, ito yung pinaniniwalaan niya sa, nakita niya, maliligtas at least, nasabi niya na kasi yung dapat niya sabihin eh. So parang di siya magulpe. Last week nasabi natin yung Sadducees, Pharisees, pagkahiwalay na sekta. Yung isa naniniwala na may angels, may resurrection, at may ano ba yan? Angels, resurrection, saka ano, tapos na pala natin dito, yan, or spirit. Okay, tama ba yun? Tapos na tayo dito ngayon. Ayan. So, ang nangyari dyan, ginawa ni Paul dahil lang. Diba? Nakita niyo dahil sa kanyang salita, napahamak siya. Diba? Pero hindi niya kasalanan yun, obviously, kasi sinabi niya totoo. Pwede rin pala, gamitin mo yung salita mo para mailigtas ka rin. Diba? So, ginawa niya, ano ba yun? Ayan, natapos na tayo dito nun eh. Saan ba yun? Ayan, dito. Dito pa lang pala eh. So, nag-away yung dalawang sekta kasi ito yung sinabi ni Paul. I am a Pharisee, a son of a Pharisee, of the hope of resurrection of the dead. I am called in question. Sa Tagalog, ako ay Pariseo, anak ng Pariseo, at sa pag-asa ng, ano yung resurrection? Ano dyan sa Tagalog? Pagkabuhay magmuli, ako ay kinu-question. So, ibig sabihin nun, naka-relate sa kanya yung mga Pharisee. Kasi naniniwala sila na may resurrection, may angels, saka may spirit, yung Sadducees, wala. So, tapos na tayo dito last week, eh, di ba?
So, continue na tayo. Ngayon, nagkaano na nga sila, naglaban na sila. So, ano mangyayari kay Paul? Siyempre, kakampihan na siya ng iba. At hindi na siya matutuluyan na i-persecute. Yan, so yun na nga, medyo nagkagulo na. So, yung mga Romans ngayon, ano, na ito pala yung sinabi ng mga Pharisee. And so, we find no evil in this man. But if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against God. Nakita niyo? Kanina, galit din sila. Pero, nung nakita sila ng parang mas magandang opportunity to na ano, na kampihan natin itong isa para maitaas din yung ating aral. Amen? So, for example na lang, bigyan ang example, siguro, yan, yung mga, kanina, meron dito mga Pentecostal, sa mga Catholic. Alam nyo, minsan, pinakampihan tayo ng mga, ano eh, ng mga Pentecostal, kasi kahit paano, di ba? Yung Catholic lang naman yung mali ko na, sa Ten Commandments. Yan, tsaka yung mga santo, at least, wala din silang santo, di ba? So, hindi nyo kailangan maging, cast away. Feeling nyo cast away kayo. So, ano na ba? Kung ano, may iglesia naman dyan. Pwede mong makakampi yung Catholic kahit ang paano. Kasi, naniniwala na sila sa Trinity. Amen? Ganun yung, kailangan minsan gamitan ng utak. So, and when there were great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down and take him by force from among them and to bring him into the castle. So, dahil nagkakagulo na nga, imagine nyo, natakot daw yung captain na si Paul ay mapag-agawan at ang sinabi nung, ano yung sabihin nung pulled in pieces? Sabihin, mapapatay na siya dahil gusto siyang ano eh. Ay, sa amin yan, kami. Kukulong namin yan. Hindi, kami. Papaluin namin yan. May nag-agawan na siya. So, yun na nga. Tinulungan siya in this respect ng mga Romans. Siya ay, at least, hindi mapatay agad. Okay? The night following, the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also in Rome." So, ito na yung maganda dito kay Paul. Lagi ba yung kinakausap ng Diyos? Diba? Alam si Solomon ilang beses pa kinausap ng Diyos. Naka-record yung parang dalawa lang eh. Pero ang dami niyang sinulat, diba? So tayo, aminin natin, iba nga sa atin, hindi masyado pang kinakausap ng Diyos. Kasi nga, wala ka sa church. Kakausapin ka ba ng Diyos pag ML ka? Pinagpalit mo yung Diyos sa kung saan? Laro? Ay, nilalaro niyo. Bata pati. So huwag natin pagpapalit ang Diyos. Amen? So, nabanggit natin kanina, si Paul, hindi niya pinagpalitan ang Diyos. Pumunta siya sa direksyon kung saan mapaglilingkuran niya ang Diyos. Kinausap siya ng Diyos. Amen? Sinong gusto mong kausapin ng Diyos dito? Kasi sabi ko lagi sa inyo, buksan niyo lang yung Bible niyo eh. Pero ito, ibang klase ito eh. Biruin mo talagang, ano yan, specific sa kanya. Tinawag pa siya by name. Sabi ito, "Be of good cheer, Paul." Kasi nga, siguro, talagang discouraged na rin siya eh. Diba? Doon matapang si Paul, pero minsan di mo masasabi. Diba? Sa amin sa church, ilang taon din kasi ako sa church. Yan, tingnan nyo yung mga katabi nyo ngayon. Tingnan nyo. Tanong nyo, hanggang kailan ka sa church? Tanong mo. Yan, sagutin mo, sagutin mo. Ha? Okay. So alam niyo ba yung yun nga sa church? Siguro may pagkukulang din ako masyado. Pero nagtagal na ba kami sa church? Pero napansin ko iba doon dati malalakas. Talagang malalakas. Sila pa nga yung member ng choir. Talagang kasi nagpapaawit pa nga eh. Talagang active. Yung active. Darating yung panahon, may pagsubok, mawawala na sa church. Diba? Kasi minsan, gusto ko sabihin, yan, katulad ni Ate Jana, tingnan niyo si Ate Jana. Ate Jamie, tingnan niyo. Yan, kala mo, malakas yan, diba?
Minsan, kala mo, walang problema. So, kala mo lang yun. O, minsan, talagang wala. Pero later, magkakaroon. Kala mo malakas, pero kailangan din na lang encouragement. Amen? Sabi nga sa inyo, mga bata, umattend lang kayo, medyo na-encourage rin kami. Pag medyo late kayo, medyo hindi kami na-encourage. Pero pag dumating na, ay, salamat, andito si Rachel. Andito na sila, ano. Ganun yun. So si Paul, I believe, kahit ang tindi nung ginawa niyang pagtayo sa katotohanan, para sa Panginoon, sa katotohanan ng salita ng Diyos, nadi-discourage din siya, kaya siya ay inaliw ng Panginoon. Amen? Sabi dyan, Paul, be of good cheer. Bukas, sa langit ka na. Ganun ba? Buti sana kung ganun, di ba? Kaso, ang ano sa kanya dito, ang encouragement sa kanya, parang kami, pag nagtatrabaho kami, di ba? Uy, natapos na natin. Uy, salamat. Uy, bukas, meron na nung bago. Pero masaya kayo, kasi at least may natapos ka, di ba? Uy, this year. Mga ganyan yung mga report ng mga boss. Eh. Salamat, nagawa natin ito. Next year, we will do more. Di ba? Okay yun, no? Pag maayos yung attitude mo sa trabaho. Tulad si daddy, natapos daw siya ng kinabado James. Ngayon, sa Sorrento naman. Ganun talaga eh. Diba? Huwag kang mga panghihinaan. Ganun nangyari kay Paul, okay? Nag-testify ka sa akin sa Jerusalem. Nagulpi ka nga dyan. Daming Hudyo dyan eh. Sabi dito, hindi lang yan ang gagawin mo. Pati sa Rome. Nung panahon nila, yung Rome, ang pinaka parang ano na ba ngayon yan? Ang pinakamatinding city ngayon. Dati sa US yan eh. Pero ngayon, kalat na, di ba? Sabihin natin sa ano, Washington. Mga ano, pinagmamalaki. Nakapunta ako sa UK. Ah, may kita dun. Korea. Napunta na ba kayo? Di pa natuloy? Parang dati meron kayong palak, di ba? Okay. So, si Paul makakarating na Rome at hindi siya magbabasyon doon. Okay? He will testify of the Lord. So, posible na namang siya ay magulpe. Hindi natin alam. Pero, still, magandang honor yun. Amen? So, sana ganun kayo. Ngayon, ang pinakaano na lang natin, yung mga lugar na na-solve natin, di ba? Who knows? Baka makapag-solve din tayo dyan sa Korea. Sabay bakasyon, sabay solve winning. Eh, matindi sa Korea, bihira daw doon ang mag-English. Mahira. Madami ng? May English teacher. Pero yung mga tao, so, kilala kami. Hindi na nag-aaral ang English eh. Si mga church doon, mga Pentecostal, konti pa rin. Lalo Baptist, wala ang Baptist doon, konti. Who knows, di ba? Makapunta doon si DM, kunwari si DM. Nag-mission, di ba? So, yun yung mga yun. So, may encouragement, trabaho yun, pero mahirap, pero it's still an honor. Amen? Bukod sa akin, nausap tayo ng Diyos. Yun yung maganda. Tuloy natin. And when it was day, certain of the Jews banded together. Ito na naman. Patatapos lang ng problema. Meron na namang nagbabadyang problema. May kalaban. Sino yung kalaban ni Paul kanina? Mga Hudyo sa Jerusalem, di ba? Ay, nasa Jerusalem pa rin siya, hindi pa siya maalis. So, meron, ito naman, yung certain Jews. So, may mga talagang sabi natin, panatiko siguro. Amen? So, kahit ng mga Catholic, di naman natin kalaban yan eh. Pero may mga panatiko dyan, yun ang kalaban. Talagang lalabanan kayo. Mga iglesia, wala na kayo, karamihan dyan. Attendee lang naman, wala na pakialam yan eh. Pero pagpansinin nyo, yung mga panatiko dyan, yun ang magiging kalaban mo. Ano pa? So, napansin ko rin sa kahit saan, by the way, kahit sa trabaho, sa office. Kung ikaw yung matinong tao dyan, sino yung kakalabanin ka? Yung mga loko-loko. Ganun yun. Hindi naman niya kaaway, kaibigan niya nga lahat. Ba't ako kinaaway ako nito? Yung pala, kung ano ka, hindi ka nagmumura, matino ka, hindi ka umiinom, mag-iinitan ka niya kasi ramdam nila, banal na banal ka sa kanila.
baliktad sila eh. Okay, ano yan? Nay. Okay, so ito na yung kalaban ni Paul. Hindi basta-basta. Mga Hudyo, pag sinabing bound themselves under a curse, ano yung curse? Sumpa. Ano yung sumpa? Ito yung mga bagay na sinasabi mo, itong particular na to, ha? Kaya wala si De, ano eh, yung iba sa inyo, nag-share sa Facebook eh. Sabi ba naman ng Chanel sa Facebook? May picture doon ng isang nasabihan ko yung iba sa inyo, di ba? Ingat kayo sa Facebook, ha? Dapat nga, wala pa kayo niyan, eh. Nagpo-post yun na parang sa Diyos. O, mag-amen kayo. Pag di kayo nag-amen, mamamatay yung pamilya nyo. Nakakita na ba yung gano'n? O, yung mga minsan, yung mga mag-pray ka ng ganito, pag hindi mo ginawa, may mamamatay sense. Sumpa yun. Huwag nyong i-share yun. Kalokohan yun. Amen? So ito, ganun kasi, loko-loko talaga sila. Kaya ganun ang ginawa nila. Ano daw sabi nila? Hindi sila kakain. Ni hindi inom hanggat di nila mapatay si Paul. Matindi yan. So talagang sinaniba ng demonyo yan. Kapatay mo, wala namang ginawang masama. Kung religion ang problema natin, hindi huwag tayong pakialamanan. Ganun lang kasimple yun eh. Kung may Diyos ka, tama sa Diyos. Wala kang kailangan. Hindi mo kailangan kalabanin ng lingkod ng Diyos. Pero ganyan. So again, nag-aaralan natin to para lang makarelate din kayo. Kung darating yung time na kayo maglilingkod sa Diyos, dapat asahan nyo na yan. Mag-ingat lang kayo, pero asahan nyo yan, hindi mawawala yan. Diba? Na may lalaban sa inyo. Amen? So there were more than 40 which made this conspiracy. So, faulty ka tao. So kung sakaling ikaw ay sabi natin ibang tao is kumari, may gustong pumatay sa'yo. Dito kayo. Ibang highlight natin. Lagi naman nakikita yan ganyan eh. Kumari, may papatay sa'yo. Isa, dalawang tao. Nakakatakot ba yun? Isa nga lang eh, di ba? Eh, paano kung 40? Mumintis yung isa. Diba? Hindi ka nasaksa. Tingin mo, may maglalaglag pala sa'yo ng bato or something. So, matindi to. Ganito yung hinarap ni Paul. Okay? Now, therefore, dali. So, pansinin nyo pala dito. Ayan. Bakit itong mga to pumunta pa sa chief priest? Napansin nyo ba yun? So, kung ikaw ba, religious leader ka, tapos may nagsabi, patayin natin yung, kalaban mo. Papayag ka ba nun? Kung loko-loko ka, papayag ka nun. Actually, ginawa mismo ng mga Hudyo, di ba? Si Jesus, nagkuntsabahan sila para mapatay si Jesus. So, hindi na to bago sa kanila kung si Paul ay papatayin nila. Amen? Gano'ng kaloko itong mga to. At saka, bakit ka, kung matino ka, ba't ka lalapitan ng mga ganito? Diba? Yan ang tanong din dito. Kung matino itong mga chief priest na to, by the way, kanina nga, sinampal niya na nga si Paul, diba? Last week. So, hindi ito, matindi ito. Matindi labanan ito. Now, therefore, ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would inquire something more perfect concerning him. And we, or ever he come near, are ready to kill him. So may plano na sila. At kasama nila yung mga chief priest, mga religious leader ng mga Hudyo. Intindi, di ba? So ako, minsan natakot din ako sa sarili ko, pero hindi rin. Kaya minsan natutuwa ako, medyo maliit pa tayo. Ilan lang, sa Russia daw may kalaban si Putin. Nilason eh. Patay. Si Putin. Presidente doon. Ganun yan. Pagkalabad mo, mga taong makapangyarihan. So, ingat tayo.
Iba naman, sobrang ingat, di na ginawa yung kalooban ng Diyos. So, mali din yun. Anyway, so nagbaplano na papatayin si Paul, ang kinuntsaba pa yung mga high priest. Kasi nga, ibig sabihin, parehong loko-loko yan eh. Okay? At ito yung maganda dito, ang nandun pa rin protection ng Diyos. Sabi dyan, when Paul's sister's son, o yung pamangkin ni Paul, heard of their lying in wait, he went and entered into the castle to told Paul. Okay? So, yan. Ito, pwede nating apply dito, mga bata. Ha? Kung nga rin, may nagsasabi dyan. Ay, may nagsasabi, yes, si Pastor, ganyan. Ano natin, pahuli natin. Anong gagawin nyo? Kakampi ko ba kayo o kalabang ko kayo? Nasa inyo yan eh. Ako dati meron, narinig din ako ganyan. Dati kaibigan ko to, may galit sa kanya. Anong gagawin ko? Mamimili ka. Takot ka ba? Kaibigan ka ba? Maninindigan ka ba sa tama? Wala kang pakialam. Nasa iyo yan eh. Nung member ako siyempre sa church, eh siyempre, dyan lang naman ako. Upo lang din naman ako dyan. Minsan may kumakalaban si Pastor. Ayan, narinig ko dyan. Minsan nag-uusap ganyan. Iba na yung sinasabi, man. Hindi ako makapaniwala. Parang, ba't andito ka? Ba't ka nasa church kung yung mga ganun? Kaya mag-iingat kayo dyan. So, yun nga, nabanggit ko last time sa inyo, kahit yung pronunciation ni Pastor, pinupunan, hindi naman kailangan. So, ingat kayo. So, anong gagawin nyo? Ito yung inihiling ko sa inyo. Kahit papano, at least sabihan nyo ako, di ba? So, kasi makakatulong yun. Amen? Pag sinabi, Pastor, sa may nag-ano dyan, may galit sa'yo dyan. At least alam ko, may magagawin. Huwag kayong sinungaling. Amen? So, yung tama lang, yung impormasyon kailangan natin. At dahil doon, nalaman ni Paul, may ginawa siya. Okay, sabi niya dyan, Paul called one of the centurions unto him and said, bring this young man unto the chief captain, for he hath a certain thing to tell him. So, again, alam ni Paul na yung mga Romans na yan ay hindi naman ganun kaloko-loko yan katulad ng mga Udyo. Sumusunod lang sila kung ano yung dapat nilang gawin. Asa ba si nanay? Dito pa naglaro. Laro na tayo dun ha. Asa na ba ako yan? So, alam ni Paul yung gagawin niya, di ba? So, ako pag sinabihan niyo ako, alam ko na gagawin ko dyan. Naalala ko nga si Pastor kasi may loko-loko sa amin eh. Talaga nagwawala. Nagwawala dyan. Ano sinasabi? Pastor Valencia! Ganyan. Daya demonyo! May loko-loko doon sa amin eh. Kasi Ma'am Carol, ganyan. Hindi sinabi ko kayo, Pastor. Sabi lang ni Pastor, bayaan mo na ba? Alam naman tao na loko-loko yan eh. So, ibig sabihin, alam mo yung gagawin niya, di ba? Pag hindi niyo ako sinabihan, hindi ko alam yung gagawin ko, talo tayo. Amen? So, ginawa ni Paul, hindi siya makakaalis eh, nakakulong siya. Pero napakiusapan niya, yung bata, sabihin mo, papuntahin mo doon sa chief captain. At may sasabihin siya. Yun na yun, tapos na, ganun lang. At ano nangyari? Dinala naman siya, no? And so, he took him, brought him to the chief captain and said, Paul, the prisoner called me unto him and prayed me to bring this young man to thee, what something to say to thee. So, pag ganyan, yung mga leader po yan, ano yan? Ano yan sa mga informasyon? Amen? Kaya lagi yung sasabi sa inyo, salamat yung mga marunong dito, sinasabihan ako. Kahit yung mga napapansin nyo, si yung ganyang bata dyan, parang nag-iba na ugali. Yan, si Mrs. lagi sinasabihan yan. Kayo din, di ba? Kailangan ko malaman yun. Amen? Mga, si Jaja, hindi na umatid. Bakit? Gusto kong malaman, di ba? Baka may nakaaway ka lang. Ang dali lang solusyonan yun. Pag hindi mo alam, hindi mo solusyonan. Itong matindi itong problema niya eh. Anyway, so bata yan, kinausap ng chief captain at sinabi, okay, kinausap siya. Anong kasabihin mo sa akin? Ayun, sinabi na yun kanina na may mga Hudyo na gustong patayin si Paul at may plano sila bukas. Buti, paano kaya narinig to, no? Anyway, nakinig niya, may plano sila bukas. Si Paul daw ay tatawagin, tapos pag dinala niya, nakaabang na pala sila, papatayin na siya. Ang kaya sabi niya doon, huwag ka susunod doon kasi mapapatay si Paul. Okay.
So ito maganda sabi dito, chief captain, let the young man depart and charge him. Pag sinabing charge, inobliga. O inutusan siya. Ano sabi? See thou tell no man that thou hast showed these things to me. Okay? Mga bata, pag may instruction sa inyong malinaw, ha? Oh, ganito gagawin natin. Huwag mong pagsasabihan. Okay? Pastor, maraming sinasabi sa inyo dito, di ba? Minsan lang, yan. Pag ano, huwag kayong maingay dyan. Ito naman, nag-gathering. Ibas, iba, takot na nga sa ganitong gathering. Kaya pag nasa labas naman kayo, huwag naman kayo mag-ingay. Ah! Wala kami pakialam sa COVID. Ganun. Okay. Alam na natin na hindi natin mga ano sila eh. So, lumagay na lang tayo sa tama muna. Amen? Sabi dito, huwag mong pagsabihan kasi nga may plano na. Pag nalaman nila na alam na ni Chief Captain, yung gagawin, anong gagawin yan? Tawag dito, magpa-plano na naman yan ahead. Diba? So, sa halip na maprotektahan nila si Paul, di mangyayari yun. Okay? Then he called unto him two centurions, saying, make ready 200 soldiers to go to Syria and horsemen 60. Napakarami. Kasi nga, yung kalaban niya, 40. So, pag nagkagulo yan, tapunan lang siya ng bato niyan, panain lang siya niyan, patay na, di ba? Kaya, ang daming pinipero. Nakita niyo yung protection ng Diyos? Diba? So, ganun ang Diyos pag nagprotekta siya. Pag na may nagplano sa'yo ng ganun, malamang, patodas ka na eh. Pero dahil protection siya ng Diyos, ilan yan? 200 soldier, tapos 60 and 10, 70 horsemen, and spearmen 200. Eh, pang biro, matatakot na yung kalaban. Amen? And provide them beasts, so meron silang ano lang yan, kabayo, that they may set Paul on and bring him safe unto Felix the governor. So, pinotektahan siya, nilipat siya. Kasi siguro yung place na kung nasaan siya, yung castle na yan, kung ano man yan, pag 40 na katao na nagpaplanong pumatay sa iyo, medyo din siya protektado, kaya nilipat siya. And he wrote letter after this manner. So, may matututunan pa rin tayo dito eh. So, sinulat mismo yung letter dito, okay? So, ganito umpisa niya na, Claudius Lysias unto the most excellent Felix sendeth greeting. Okay, so si chief captain pala dito, ngayon lang sinabi yung pangalan niya. Pangalan niya is Claudius Lysias. Governor si Felix. So, this man was taken of the Jews and should have been killed of them. Then came I with an army and rescued him, having understood that he was a Roman. And when I would have known the cause whereof, wherefore, they accused him, I brought him forth into their council, whom I perceived to be accused of questions in their law, but have nothing laid to his charge worthy of death or bonds. And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and have commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell. So, matutunan natin doon. So, matututunan natin doon, ako sa pagkatrabaho ko, napansin ko yung mga leader, talagang keen yan sa details. Okay? So, anong ginawa niya? So, kung ano lang yung recommendation niya, sinabi niya, dapat kasi lahat ng maintindihan ng governor, alam niya. Okay? So, again, ganun ulit yung instruction natin dito sa inyo. Salamat sa mga inyo, nagtitiwala, di ba? Yung iba sa inyo, kaya ito yung ayaw ko sa church, eh, pag may mga, yun nga, mga tao kasi na minsan wala nang goodwill sa church. Di ba? Bisa, bilag-bila na lang mawala. Kaya minsan, tinatanong mo na, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa kaibigan natin? Hindi ka nabibigyan ng mga useful information yan, eh. Di ba? Kaya alam ko agad kung sino yung meron pa sa inyong pakialam. Yung gustong makatulong. Yung mga wala nang pakialam, eh, hindi ko alam. Ganun lang eh. Pero pag may alam niya yung ginagawa natin dito, mabuti, at kailangan natin malaman, yung mga dapat natin malaman, yan, katulad nga yan, kunwari lang ulit, ha, si Jaja. Ba't di na umati si Jaja? Hindi ko naman malalaman yan. Ikaw yung kapitbahay, ikaw yung kaibigan, di ba? So sabihin mo lahat ng detaling, pwedeng mong sabihin na makakatulong. Ah, kasi po nung isang araw, nag-away sila na ganyan. Ah, alam ko na, at least. Diba? Na kung paano ko siya i-deal.
So, hindi ako yung parang wala akong alam na, eh, pastor ka, di mo alam. Diba? So, bigyan nyo yung mga taong magpapasya ng sapat na information para naman magampanan nila yung dapat nilang magampanan. So, ganun lang yun. Kung napansin nyo yung letter niya, talagang kompleto yun eh. Ganito siya nagsimula, ito yung nangyari, sa palagay ko, hindi naman siya worthy of death, sa palagay ko, religious ano lang yan, wala na tayong pakialam dyan. Sinabi niya lahat ng kailangan malaman ng governor. Amen. So, ganun lang yun. So, saka ng ibang detalye niyan. Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul and brought him by night unto Antipatris. So, parang city lang daw sa kanila yan. Magandang city, malaki. Okay? And on the morrow, they left the horsemen to go with him and returned to the castle. So, parang inalalayan. So, kinonvoy. Who, when they came to Caesarea and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him. So, yun na nga. Pinakilala na si Paul at and when the governor had read the letter, he asked of what province he was and he understood that he was of Cilicia. So, bakit tinatanong yung tao para importante, kung saan ka nakatira? Minsan may background na agad yung tao. Nang pag-aralan natin last time pala yan. In 35, I will hear thee, said he, when thine accusers are also come, and commanded him to be kept in Herod's judgment hall. So, di tayo magtatapos. So, anong lesson na makukuha natin dito? Yan. So, sa atin kahit sa atin, paano tayo magkakaroon? Kunwari talagang may pag hindi pagkakaintindihan. Kunwari nga, wala pa si James, sabi niya, atin siya eh. Kunwari, may hindi pagkakaintindihan sino malaki-laki siya? Si Joshua, tsaka si Raymark. Ano may madalas yung hindi pagkakaintindihan? Unawaan. Minsan nga, pag kumakain lang dito, may nag-aaway na eh. Naasal ako pag ganun. Kakain lang tayo, may mag-aaway pa. Pag ganun. Kasi nga, wala akong sinabi eh. Ang gusto ko lang sabihin, minsan yung mga bata, kahit yung mga matanda, sino magre-resolve ba niyan? Diba kung sino yung next in line na authority? So, dapat yung gawin, mga bata, tama naman yung sinasabi nyo, iba, sabihin nyo kay pastor, diba? Kaya kahit man yan, tulad nyo, maliit na bagay lang naman yan. Kung sino yung nakakatanda sa inyo sa ngayon, sabihin nyo lang, huwag nyong hayaang mag-away-away yan. At, ginawa niya dito, sabi niya dito, hindi kita papakinggan ngayon, papakinggan kita pag dumating na yung mga accuser mo. So, ganun din tayo dapat, alam nyo, kahit kayo, magkakaibigan kayo, kunwari, nag-away si Joshua tsaka si Raymark, ay lalapit ngayon si Joshua kay Jaja. Alam mo ba si Raymark ganyan? Ay, ganun pala siya. Oh, di na kami balite. Naghusga ka na agad dahil lang sa sinabi ng isang tao. Tama ba yon? Ano dapat? Pakinggan mo pareho. Diba? Tanungin mo rin si Raymark, ano ba nangyari dito? Ba't ganun? Wala munang judgment kasi nga common yan sa mga taong nag-away talaga, kasi nungalingan na yung sasabihin niya about the other person. Kaya ingat ka dyan. Kaya ang lesson nito dito, paano siya didepensa niya yung sarili niya ay kung wala naman siya dito. Amen? So ganun tayo. Kaya sa ano, meron akong sabi nga sa inyo, may kausap ako mga pastor na to ha. Alam nyo ba minsan kahit mga pastor, kasi may, hindi naman lahat, pero yung ibang medyo immature nga. Nagkausap kasi akong ganun. Mag-uusap kayo about doktrina lang, ha? Doktrina lang yan, eh. So either tama yung mali, or may kailangan lang unawain dito. Ang laging pinapasok ba naman, eh yung sarabi ng isang tao, ganun, eh. Pag ganun, sandali, sino ba isang tao na yan? Huwag natin siya ipasok dito, wala naman siya dito, tayo lang mag-uusap, di ba? Pero maniwala ka, minsan yung iba ganun. Sobrang galit doon sa isang tao, iisipin na influensya ka or something. Sabi natin na influensya na ako, pag-usapan natin, doktrina pa rin, di ba? Hindi tayo lalabas doon. Kasi pag wala siya dito, hindi niya kayang depensa sa sarili niya, ba't natin siya pag-usapan in the first place, di ba? Ba't tayo magkakagulo dahil sa isang ibang tao na
Wala naman dito. Amen? So, ganyan, kahit simpleng aral lang yan, mga bata. Yan, nakikita ko yung magkakasabalkada itong mga to. Huwag yung pagpalit yung pagkakaibigan nyo sa kung walang kakwenta-kwentang bagay. Baka sa ML lang yan. Paglaki-laki nyo sa babae, sa lalaki. Mga ganun lang yan eh. Nag-aaway minsan sa ganun. Sayang yung pagsasama nyo sa atin. Makapagpalit mo yung church dahil lang ano. Ano madalas? Yan yan, madalas yung... Yeah, sa love life, yung mga young people. So, yung mga bata dito, pag-pray nyo lang na hindi kayo mahadlangan. Okay, again, maging matalino kayo. Dapat mas matalino kayo sa mga, even sa magulang nyo, pag unsave yan. Mas matalino pa kayo eh. Alam mo, kailangan mo sumunod sa Panginoon, pinagbawalan ka, anong gagawin mo? Alala niyo sinabi ko? Ikaw, Rachel, anong gagawin mo? Pinagbawalan ka ng magulang mo. Pupunta ka pa ba dito? Sundin mo muna yung magulang mo. Kunwari, mainit yung ulo ngayon eh. Di ba? Huwag mo susuwayin yan pagdating sa mga ganyan. Amen? Ang gawin mo, pag-pray mo siya. Okay? Pag-pray ka sa Diyos. Next week, paalam ka ulit. This week, magpakabait-bait ka. Ikaw na yung pinakamabait na bata. Nalinis mo na yan ha. Bakit mo nalinis mo rin? Okay na yan. Ganun yun. Tapos next week, papaalam ka naman. Papayagan ka naman. Pag hindi, next week ulit. Intindihan nyo? Ganyan ang dealing dyan, ha? Sana ba ako? Yan. So, yun muna tayo. May question ba? Wala. May salamat nandito kayo. May natutunan ba kayo? Dami natin pinag-usapan, eh. Sayang wala yung iba, no? So, next Saturday daw, wala muna tayo, na, no? Wala muna, ha? Wala muna laro. May mga gagawin lang tayo dito. Tsaka, sa ingat, no? Tuloy naman, so far. Okay. So, sige. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga aral na kita namin dito sa inyong salita, Panginoon. Again, tuloy namin, sinusundan lang ang buhay ni Paul kung paano siya naglingkod sa inyo, saan siya nagtapat, paano siya pinotektahan, ginamit ang kanyang talino din kung kailangan, mga times na hindi niya kaya na, siya po yung napaubahay niya sa inyo, mga bagay-bagay, nawa, ganun din pong kami lahat dito, especially mga bata, Panginoon, preserve niyo po rin sila, karoon sila ng pabo sa kanilang mga magulang, ligtas yung po rin mga hindi paligtas, sa mga magulang, makasama din po namin sila, maglingkod sa inyo, upang sila po yung magpalain nyo. At kasiyahan niya po Lord sila, I pray sa mga upcoming activities, Panginoon. Bili ng bike, Panginoon. Bigyan ko ng pabor. Safe, Panginoon. Hindi naman malayo naman sa kung ano mga lockdown daw doon, mga malapit doon, Panginoon. At sa meeting ng mga pastor, Panginoon, may positive na kainat ng kami, Lord. Encouragement. At pag-ahasa din sa bawat isa, Panginoon. Maging maayos ang aming fellowship. Masaya, Panginoon. Hindi po, Lord, ang mga upcoming activities, Panginoon, mga sport fest, mga games, ma-encourage siyang iba, Panginoon, na medyo naaalok na rin dito, Lord. We pray na samahan niyo, Lord, sila sa kanilang Christian walk, kung ligtas na sila, Panginoon, ay patuloy sila sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo pang bawat isa. In Jesus' name we pray.